Hello Max Park, kamusta kayo? Welcome back po my channel. At sabit natin ngayon Max Park ay pag-uusapan po natin ng 5 signs na gustong matikman ng isang lalaki ang pagmamahal mo. At kung handa na kayong lahat, Max Park ay mag-start na po tayo. At muli, peace part! At ang unang sinyalas na gustong matikman ng isang lalaki ang pagmamahal mo is napakadalas niya akong mag I love you or I miss you sa'yo. Yes, makas pa dyan ang unang sinyalas kapag ang isang lalaki talaga namang gustong matikman ang pag-ibig mo. Gusto niyang maramdaman ang pagmamahal mo. Gusto niyang maranasan kung gaano katamis ang iyong pagmamahal sa kanya ka-inspired. Alam niyo bakit inspired? Kapag ang isang lalaki talaga namang mahal ka, ay talaga namang lagi mag I love you yan. Napakadalas, pati I miss you. Lagi kanyang naiisip eh. Lagi ka laman ang puso niya. Kaya lagi niya sasabihin sa'yo yan. At dahil nga gusto niya rin matikman ang pagmamahal mo dahil mahal ka niya, gusto niyang mag-reply ka sa kanya ng I love you too or I miss you too. Opo, makaspard, hindi ako naniniwala sa kasabihan o sinasabi ng iba na kapag nagmahal daw tayo, dapat daw hindi tayo maghintay ng kapalit, kalukuhan niyong kainspard. Dahil ang totoo, ang katotohanan, kapag tayo ay nagmahal sa isang tao, ay maghihintay tayo ng kapalit. Ano yon? Yung pagmamahal niya. Na ano? Na gusto natin na mahalin din niya tayo. Totoo yan, ka-inspired. Kaya naman kapag ang isang lalaki nag-I love you sa'yo, ay talaga naman gusto niya, hanggat maaari, ay mag-I love you to ka sa kanya. Isin sa paraan niya upang maramdaman niya ang pagmamahal mo, ka-inspired. Isin sa mga sinyales na gusto niyang matikman ang pagmamahal mo. Kaya naman, kapag ganyan ang boyfriend mo, kapag ganyan ang mister mo sa'yo, o kahit nang manliligaw mo, ay talaga naman gusto niyang ma-feel ang sinseridad at ang love mo para sa kanya. Totoo yung inspired. Hindi lang sa dahil gusto niyang iparamdam sa'yo, o sabihin sa'yo, o ipatunayan sa'yo ang kanyang pagmamahal. Hindi lang doon. Gusto niya rin maramdaman niya ang pagmamahal mo sa ganyang paraan. Kaya kapag ang lalaki consistent, laging ganyan, laging nag-I love you, laging nag-I miss you, ay mahal ka talaga niyan. At gusto niya rin na mahalin mo rin siya o maramdaman din ang pagmamahal mo. Sinyalis yan na gusto niyang matikman, maranasan, maramdaman, talaga namang ka-inspired, mapatunayan ang iyong pagmamahal sa kanya ka-inspired. At ang palawang sinyalis, mga ka-inspired, na gustong matikman ng isang lalaki ang pagmamahal mo is nagpapalambing siya madalas sa iyo. Yes, mga ka-inspired, ganyan ba ang boyfriend mo, mister mo? O ka-inspired talaga naman, kapag ang isang lalaki lagi nagpapalambing sa iyo, ay gusto niyang matikman palagi yung pagmamahal mo. Sapagkat maraming kalalakihan pa rin kapag nagmahal lang totoo at sobra, ay talaga namang nagiging ano rin eh, nagiging pabebe rin kung minsan eh. Totoo yan, dahil sa pagmamahal, eh okay lang yan, di ba ka-inspired? Eh, nagmamahal tayo eh. Gusto nagde-demand tayo ng pag-ibig at pagmamahal ng partner natin, di ba? Kung minsan, minsan nga nagtatampo na yung boyfriend mo sa'yo, nagtatampo na yung mister mo sa'yo. Bakit hindi ka nagre-reply? Bakit hindi ka naglalambing? Ba't di mo siya binibigyan ng panahon? Ba't para bang hindi ka nagme-message? Ba't di ka nag-I love you too? Ba't di ka nag-I miss you too? Diba? Eh pagka ganyan, ka-inspired, mahal ka talaga niyan. Dahil kapag ang isang lalaki hindi ka mahal, okay lang kahit hindi ka magparamdam. Kapag ang isang lalaki hindi ka mahal, okay lang kahit na hindi mo iparamdam ang iyong pagmamahal. O pamakaspard, ganyan yan eh. Diba? Nagpapalambing sa'yo. Ginagawa lahat para lang maramdaman ang pagmamahal mo. Lagi niya nang hahabulin niya. Kaya lagi siya sabi sa inyo, di ba? Huwag kayong magmamahal ng sobra. Huwag laging maging needy. Huwag laging magpaparamdam. Upang ang isang lalaki laging merong habulin sa inyo. Laging merong katakaman sa inyo. Laging merong panggigilan sa inyo. Laging merong habulin sa inyo. Laging merong kabaliwan sa inyo. Laging merong hanapin sa inyo. Ano yun? Yung sobrang pagmamahal. Yun ang gusto nila eh, yung sobrang pagmamahal, pero hindi. Dapat ang tama lang gagawin mo. Alin yun? Tamang pagmamahal lang. Upang lagi siyang merong habulin sa'yo. Tulad nga niyan, yung paggalambing mo. Kaya nga diba, nagde-demand siya ng paggalambing sa'yo. Kasi nga, eh, siyempre, dahil nga, lagi kang busy, o kaya naman eh, nagse-self-improve ka, saktong pagmamahal lang, saktong oras lang, saktong pagmamahal lang ang binibigay mo sa kanya. Ngayon yung lalaki, nagde-demand pa ng pagmamahal mo, nagde-demand pa ng lambing mo, nagde-demand pa ng attention mo, nagde-demand pa ng oras mo. Sapagkat sapat lang ang lahat ng binibigay mo sa kanya. Yan ang tama upang ang lalaki hindi mawala sa'yo, hindi mawala ng interest sa'yo at attraction sa'yo sapagkat lagi siyang merong
para bang kulang. Lagi siyang merong para bang hahabulin pa sa'yo. Laging meron challenge. Na kaya lagi mag-effort dyan. Magpapalambing pati yan sa'yo. Sapagkat isa yun sa mga sinyales na gusto niyang matikman, maranasan, maramdaman, mapatunayan talaga ang iyong pag-ibig o pagmamahal sa kanya ka-inspired. At ang pangatlong signs ka-inspired na gustong matikman ng isang lalaki ang pagmamahal mo is nareregaluhan ka niya o sa'yo sorpresa. Kasi ma-inspired kapag gaganyan ang isang lalaki sa'yo, talaga namang ay mahal ka niyan at talaga namang gusto niya ring maging masaya ka at mas mahalin mo pa siya. So, kaya hindi yan mag-e-effort ng ganun ganun lang. Hindi yan mag-e-effort kung hindi ka niya mahal. Siyempre, bukod doon sa gusto niya maging masaya ka at dahil mahal ka niya, kaya ka niya nareregaluhan at sa'yo sorpresa ay dahil gusto niya na ikaw ay mas lalo pang ma-fall sa kanya. Gusto niya na ikaw ay mas lalo pang magkaroon ng attraction sa kanya. Gusto niya na ikaw ay mas lalong magmahal sa kanya. Sapagkat gusto niyang palaging matikman ang pagmamahal mo. Diba ikaw, pag nareregaluhan ka ng boyfriend mo o mister mo, pag sinusurpresa ka ng boyfriend mo o mister mo, di po ba talaga namang naglalambing ka sa kanya, niyayakap mo pa siya o hinahalikan. At talaga namang todo ang pagiging sweet mo sa kanya. Sapagkat ay naging masaya ka, alam niya ng lalaki. Isa yun sa mga paraan nila upang maramdaman ang pagmamahal mo, ang lambing mo, ang pagpapasalamat mo sa kanya ka-inspired, ang pagpapa-appreciate mo sa kanya. Kaya pag ang lalaki ganyan, eh, maswerte ka, di ba? Kasi yung ibang lalaki, parang walang effort eh. May hindi nagsusurpresa, may hindi nagre-regalo, di ba? Eh, tapos okay lang kahit hindi ka maging sweet, okay lang kahit na hindi mo siya pahalagan. Anong klase yun? May mga lalaking ganun eh, para bang robot, para bang manhid. May mga ganun klaseng lalaki ka-inspired. Eh pag ganun na naging boyfriend mo, mister mo, eh taste na lang. Eh nakasalan mo eh, sinagot mo eh, di ba? Ka-inspired. Choice mo yan. Life is a matter of choice. Di ba? Ganun yan. Eh mahalin mo. Hindi naman doon ang sukat lang yan eh. Sa ibang bagay, tingnan mo. Eh malay mo, ganun lang talaga siya. Pero sa ibang bagay, eh sweet naman siya, di ba? Ka-inspired. Pero yung ibang lalaki talaga ganun, parang manhid. Parang robot eh. Hindi marunong maglambing, hindi marunong magpalambing. Di ba ka-inspired? So yung sa mga signs na gustong matikman ang sinalaki ang pagmamahal mo, nareregaluhan ka niya at palagi niyang sinusurpresa ka-inspired upang maramdaman niya ang pag-ibig mo. At ang pang-apat na sign ka-inspired na gustong matikman ng isang lalaki ang pagmamahal mo is marami siyang pangako sa iyo. Yes, mga ka-inspired, pag ang isang lalaki talaga mang gustong matikman, maranasan habang buhay, palagi ang pagmamahal mo sa kanya at kiligin din siya sa iyo. Ay talaga namang ka-inspired, gusto niyang makita sa iyo mismo yan maramdaman. Sa pamamagitan ng isang mga paraan nila ay marami silang pangako sa iyo. Anong halimbawa ng pangako? Kapag minahal mo ako, pag sinagot mo ako, pag pinakasalan mo ako, ay talaga namang mamahalin kita, alagaan, iingatan, at ikaw lang. At iba pa na mga pangako ng isang lalaki sa iyo. At talaga namang, syempre, yung babae, emosyonal, yung babae, na fall in love, yung babae, umaasa, naniwala, nagtiwala, eh, dahil doon, may pinangahawakan yung babae ngayon, eh, mag-a-attach din sa lalaki, maglalambing din sa lalaki, magkukumit, di ba? Makikipagrelasyon o magmamahal, magtitiwala, asa. Sana yung mga lalaki, ito pa rin yung mga pangako, di ba? Kaya karamihan na nababalitaan ko, mga lalaki daw, hindi tinutupad yung mga pangako, pero yung iba naman tinutupad. Di ba? Hindi naman pare-parehas yan. Ang problema kasi sa inyo, dinadamay nyo na lahat eh. Totoo yan. May mga lalaki na, marunong tumabad ng pangako, di ba? At iba pa. Okay kayo spark. At yun nga, isa nga yun sa mga sinyales sa talaga namang gustong matikman ng lalaki pagmamahal mo, nangangako siya sa'yo. Para yung pangako na yun, alam niya na kapag pinaniwalaan mo, eh talaga namang, o inasahan mo, talaga namang tutuparin niya yan. At kapag tinupad niya yan, alam niya na mamahalin mo lalo siya. Na kapag tinupad niya yung mga pangako niya, alam niya na napapahalagahan mo siya. At dahil dun, mararamdaman niya, matitikman niya. Ang alin, ang pagmamahal mo. Bakit? Kasi tinupad niya ang pangako niya sa iyo. At naging masaya ka. At nagtiwala ka sa kanya. Ganyan. Kaya mga kalakihan, kung sakali mo may nanonood sa akin na lalaki ngayon, pag may pangako ka, tuparin mo. Bakit? Hindi ka na magsisisi. Ba't di ka magsisisi? Kahit paghirapan mo pa yung pangako na yan. Bakit? Kapag ginatupad mo yung pangako na yan sa babae, pare, ay talaga namang mamahalin ka lalo ng babae. Papahalagahan ka niya. At tuturuin ka niyang isang lalaking lalaki. Bakit? Marunong kang tumupad ng pangako. Isa kang salita. Diba? Kaya,
Ayun, pag isang lalaki nangangako sa iyo, eh talaga namang marami, meron siyang gustong makuha sa iyo. Maraming bagay tulad ng yun na nga, ang pagmamahal mo, ang pag-ibig mo, ang matamis mong oo, ang yes mo para pakasalan mo siya, ang makasama ka niya habang buhay, iba pa ka-inspire na talaga namang gustong matikman ang isang lalaki sa iyo. At yun na nga, ang isa mga bagay, ang iyong pagmamahal at makasama ka niya habang buhay. At ang panglimang signs ka-inspired na gustong matikman ng isang lalaki ang pagmamahal mo is binibigay niya lahat sa iyo. Yes, Marcos, pa dyan ang panglima. Talaga namang pag ang isang lalaki gustong matikman ang pagmamahal mo, binibigay niya lahat sa iyo kasi alam niya. Alam niya na talaga namang matitikman niya talaga ang pagmamahal mo. Kapag nag-effort siya, ginawa niya lahat para sa iyo, nagpakabait siya, tinulungan ka niya, naging mapagbigay sa iyo, naghintay siya, binigay niya yung mga gusto mo, mga pangangailangan mo, di ba? May mga ibang lalaki, lalo na yung mga lalaking may kaya sa buhay, todo bigay, di ba? Baka naranasan niyo yan, o baka may kapatid kayo, pinsan, kaibigan, kakilala, na nagka-boyfriend sila, may lalaking nagmamahal sa kanila, na binibigay lahat sa kanila. Oo, sabi natin, pera, di ba? Financial, o kaya naman, bahay, o sabi natin, gamit, o sabi natin, trabaho, tulong, at iba pa, na binibigay lahat. Panliligaw pa lang yun, ha? O kahit maging boyfriend na, maging mister na, binibigay pa rin lahat. Bakit? Kasi gustong matikman ng pagmamahal ng babae. So, ayan guys, pag siya yung sa mga sinyalis na talaga namang mahal ka ng lalaki. Kasi hindi naman niya gagawin ang lahat-lahat eh. Kahit na sobrang tagal na, di ba? Yung iba nga din, di nyo pa rin sinasagot eh. Nanliligaw na, tagal na nanliligaw. Eh, nandyan pa rin siya. Ginagawa niya pa rin ang lahat. Kahit boyfriend mo na, mister mo na, di ba, nag-e-effort pa rin sa'yo, sweet pa rin sa'yo, ginagawa pa rin lahat sa'yo, bakit? Mahal ka. At dahil gano'n, ay dahil gusto niyang maramdaman ang pagmamahal mo. So yung sa mga signals ka-inspired na talaga namang ang isang lalaki seryoso sa'yo, mahal ka, pinapahalagahan ka, binibigay niya lahat sa'yo, at talaga namang ka-inspired, gusto niyang matikman sa kanyang buhay mula sa'yo, ang iyong pag-ibig at pagmamahal, at tunay na pagtingin, dalisay na pag-ibig mula sa'yo, sa kanya ka-inspired. So Maxpad yun lang po, na maraming salamat Maxpad sa pagtapos po ng vlog na ito. So huwag pong kalimutan na mag-like, comment, and share na rin po upang matulong din naman po tayo sa iba. At sa mga hindi pa po nakasubscribe, ay pa-subscribe na po Maxpad at click ko na rin po ang notification bell upang maging updated po kayo pag may bago po akong upload. Maraming salamat Maxpad at mag-iingat po kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!